Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Mukhang hindi nila kakayanin ang mga susunod na mangyayari. Bakit kayo tatakas? At pag-uusapan natin mamaya yung mga signs na kinakabahan na tong mga to. Mininerbiyos na. Kasi right now, parang ang dami ng aware na pwede talagang bumaba na ang taong bayan. Sabi ko naman sa inyo yung mga ginagawa ni Dark Choco sa Mindanao, yung mga panggigipit nila doon, pami-measure sa mga Mindanaoan leaders. So alam nyo bang isa sa pumipigil mga ate at kuya na magtipon-tipon ang taong bayan ay yung chika na di umano ang mga Amerikano ay nakabase na rin dyan sa somewhere in QC ba yan? Kung sakasakali daw dumagsa ang tao, kasi baka dumagsa sa Cebu, sa Davao, sa Luneta, sa EDSA. Kung sakasakaling bumaba daw ang taong bayan sa kakalsadahan para alam nyo na kung ano man ang gawin, nakaready daw ang mga kanu. Grabe sa kasakiman. Kaya dapat na tong sipain. Gigil na ang taong bayan. Kung hindi nila kakayanin ang mga maaaring mangyari dahil sila naghahanda ng tumakas ang mga bangag. Kung sakaling magkagulo at di napigilan ang taong bayan. Dahil marami na rin senyales na kinakabahan na silang BBM. At dahil dyan ay may mga pumipigil na rin sa mga pagtitipon. At sa paglabas ng mga tao na di umano ay mga kano. Mukhang hindi nila kakayanin ang mga susunod na mangyayari. Sipin nyo na lang kung halimbawang matuloy ang People Power 3. Every time kasi na nagla-live ako mga ate at kuya, majority of you, even kapag nagpo-post ang mga DDS, influencers, bloggers, political, mga political figures, majority of you would comment na susuportahan nyo ang PP3, malayo man kayo or malapit sa Pilipinas. Okay? Or nandito man kayo sa Pilipinas or wala. Ngayon, nag-post recently si Miss Cathy Binag and nahihiwagaan ako sa post niyang to. Mukhang may aalis ng bansa soon. Aalis ng bansa? Bakit? Miss Cathy, sino ito? Ewan ko, dinidiscuss nila. Pero tingnan natin yung mga comments ng ano ha, ng mga netizens sa post ni Miss Cathy. Oh, sana naman daw tumakas na nga or lumayas na. Sumusobra na kasi. Political asylum? Oh, kapatid yata to or pinsan ni Pangulong Duterte ang nagsabi. So, political asylum. Saan sila pupunta? The Netherlands? Sa Switzerland? Saan tayo walang extradition treaty na kung saan hindi pwedeng isole ng bansang pupuntahan? Sina Kuting na yan. At ang asawa niyang parang nilukot na corduroy. Bakit kayo tatakas? At pag-uusapan natin mamaya yung mga signs na kinakabahan na tong mga to. Mininerbiyos na. Kasi right now, parang ang dami ng aware na pwede talagang bumaba na ang taong bayan. Sabi ko naman sa inyo yung mga ginagawa ni Dark Choco sa Mindanao, yung mga panggigipit nila doon, pami-measure sa mga Mindanaoan leaders, yung mga pinipigil nila yung distribution ng ayuda. So baka mamaya ang taong magtitipon-tipon ay pasimulan ng Mindanao. Particularly in Davao. Pwede naman yun. Alam nyo, talagang yan ang mga ano, ng amay init ngayon eh, di ba? Davao. Pwedeng panimulan yan ng People Power. Cebu. Gusto mag-participate ng mga taga-Cebu kahit na mukhang wakwak yung nandoon. Hindi sila takot sa wakwak o manananggal. Di ba? Oh, Manila. Manila, Manila. I keep coming back to Manila. Gustong-gusto ko yung video na yun ng ano, ng SEA Games, mga ate at kuya. Hindi kaya ni Kating Iman kasi wala siyang pa-SEA Games. Wala siyang pa-Olympics, wala siyang infra, wala siyang big ticket project sa Pilipinas. Nung si PRRD, bonggang-bongga, proud na proud tayong Pilipino, oh. Nung nag-host tayo ng SEA Games, di ba? Tayo pa ang grand winner. Tapos ang mga taga-ibang bansa, tuwang-tuwa sa Pilipinas, yung mga taga-Southeast, mga neighboring countries natin na umattend ng SEA Games noong 2019. Bago ang pandemic, mga ate at kuya.
Diba? O inintriga pa yung cauldron na yun na pagkalaki-laking sulo doon sa Kapa Starlac, sa pinagawang bagong stadium, kasi yung mga pinagawa po na pagaganapan ng SEA Games, mga bago lahat eh, mga state of the art na mga facilities para, 'di ba, pang international, pwede pang for Olympics yun one day. So alam niyo bang isa sa pumipigil mga ate at kuya na magtipon-tipon ang taong bayan ay yung chika na di umano ang mga Amerikano ay nakabase na rin dyan sa somewhere in QC ba yan? Kung sakasakali daw dumagsa ang tao, kasi baka dumagsa sa Cebu, sa Davao, sa Luneta, sa EDSA. Kung sakasakaling bumaba daw ang taong bayan sa kakalsadahan para alam nyo na kung ano man ang gawin, nakaready daw ang mga kanu. Nandyan na daw sa veterans, Camp Aguinaldo ba yan? Nandyan na rin daw sa Camp Crame. Or nearby. Sabi yan ng mga kakampi natin na kinokontra din nila ang pagbaba ng taong bayan. Yan ang nakakalungkot. May mga grupo ng mga Duterte supporters na kinokontra nila ang kagustuhan ng taong bayan na bumaba na. Samantalang kapag nagla-live tayo, nagla-live si Miss Marlica at kung sino-sino pang mga vloggers, gigil na ang taong bayan, gusto nang bumaba sa kakalsadahan. Grabe sa kasakiman. Kaya dapat na tong sipain, okay? Basahin ko ha. Message. Okay, babackread ako. May nag-send nito sa GC namin. I lifted this from another GC. Can anyone validate it? Sabi. Pinapavalidate sa mga kasama namin sa group chat itong chika galing sa isang GC pa ng kakilala namin. Did you know that the Philippines will be borrowing almost $9 billion from the World Bank for 2023, from 2023 to 2025? Nung unang taon ni Kuting, umutang ng 2.37 billion. Nung last year, umutang ng 2.45 billion. Next year, uutang ng 4 billion. Okay, 5 billion, 4 billion. So, 9 billion total. Umutang nung 2023, ibinadget ng ngayong taon siguro itong 2.45 billion. 9 billion US dollars, mag-calculator tayo ngayon. Utang ng utang, palobo ng palobo ang utang natin, wala tayong nakikitang infra. Ang kanila lang project, ayuda. Umayuda ng umayuda. Ay, billions lang naman ang budget nila sa ayuda. Ay, ang budget ngayong taon, trillion. 6 trillion, di ba? Oh. Next year, another 6 trillion, mas malaking konti. Naubos na daw ang budget natin ngayong taon. Hindi pa tapos ang bare month. Paparating pa, eto, November ngayon, may paparating pang another month na puro bagyo rin. Lalo ngayong November, puro bagyo. Wala na tayong contingency funds, mga atit kuya. Wala na yata tayong emergency funds. Saan napunta ang pera? Tapos sabi ni Miss Cathy, may mga Christian Louboutin shoes na yata yung mga kongresista. Ang liit naman ang sweldo nila, di ba? Paano nilang na-afford ang ganyang lifestyle, ang ganyang mga kamamahaling gamit? Si Migao nasa sa Thailand nagpakasal. Wow, apakayaman. Sana all. Oh, magkano 9 billion? This is 9 billion. Multiply natin sa magkano ang dollars ngayon. Palagay mo 57 pesos. That's kalahating trillion mga ate at kuya. 513 billion. Inutang or uutangin ni Kuting. Pero wala tayong nakikitang resulta ng mga pinag-uutang at ng trillion-trillion nating budget taon-taon. Gigil na ang taong bayan. Pag-uusapan natin mamaya si Kuting pumunta na ng nakipagkita na sa iglesia o nakipagkita na kay Lenny. Ay, aswang! Sus Mari Joseph, Ginoo ko. Karimari-maring. Nakipagkita na sa iglesia kay Lenny. Bakit?
mukhang kinakabahan na. Ngayon kung lalaya sila mga ate at kuya ng Pilipinas, kung tataka sila ng bansa, dapat ba nating habulin? Dapat ba nating cornerin? Kasi may mga nagbabanggit, hindi pa pwedeng kulong muna. Immune pa yan for 6 years, pero kung matatanggal yan sa pwesto, halimbawa matanggal yan sa pwesto, amen, amen, inshallah, ngayong taon, next year, hindi na yan immune sa kaso. Baka pwedeng huwag makatakas ang mga yan at maikulong na lang. Makaganti man lang tayo. Or maybe gamiting state witness, kung sabagay sila yung ultimate ano eh. No? Kung ang mag-asawa ay tatakas, hindi sila pwedeng state witness laban sa mga kongresista. Sila yung ultimate benefactor ng kamkama na ito. Kung talagang may mga kinakamkam. Kasi wala tayo nakikitang proyekto, trillion-trillion ang budget, billion-billion ang inuutang. Wala tayo nakikita, saan napupunta ang pera? Ilan lang naman ang nakakatanggap ng ayuda kapag kakaalyado nila yung mga politiko sa mga bayan-bayan na yan at probinsya. Kung hindi ka kaalyado, hindi ka makakatanggap. Kami, wala kaming nare-receive na ayuda kahit 5 duling. Kayo ba, may nareceive kayong ayuda? So saan napunta ang pera? Oh, ngayon, kung aalis sila, baka yung mga perang yan ay deposit na abroad. O sige, lumayas na sila at wag nang bumalik, okay lang. Okay lang ba yun sa inyo, mga ate at kuya? O kailangang papanagutin at ikulong? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising, gising. Bayan ko, gumising ka. Nasadlak tayo sa Kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisan at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go, go mga kababayan. Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mawalagi sa Malacanang. Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagkapulboronic mo, kapal ang mukha mo. Resign, pulboronic Marcos, resign. Ensad na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang gobyernong ito, kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyernong ganito ka-worse. At hindi malasakit sa bayan ang layunin, kundi ang manatili sa kapangyarihan. At pagkamkam, pagwawaldas ng salapi ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa, kundi yung asawa niyang palaka na gahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan, magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habulutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin, Malacanang, nilis sa impacta at atiktador and their asos. Talagang galit na kaming taong bayan, antabay lang sa marcha at masa sa EDSA. Parang walang matino sa gobyernong ito, lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot, di kayang banggain ni Bangag, paano under siya na list smugs? Maliwanag pa sa pulmon, talamak ang mga tambaduslo sa BBM admin, masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno, gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol, ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag people's power para hindi mahuli ang lahat? Thank you.